Mukhang okay ka na rito, butike ah. Mukhang hiyang ka rito ah. Hindi ka na mukhang butike. Mukha ka ng tuko. Kumusta mga kalpanalo? Lalo na sa lahat ng mga subscribers and viewers ng channel na ito. Sa videong ito ay pag-uusapan natin si Charles Higgins, o mas kilala sa pangintabladong pangalang Chuck Perez. Crush kita, tandaan mo yan, aking ka. Kumusta na nga ba siya? Nasaan na nga ba siya ngayon? Sa mga pelikulang Pinoy, bakit hindi na natin siya makita? O maging sa mga palabas pan-television man? Halika kalpanalo, samahan niyo akong alamin at kumustahin kung nasaan na nga ba ang aktor na ito na sumikat dekada 80 at siyempre pa maging ang babaeng kanyang minahal. Si Chuck Perez ay kilalang artista dekada 80. Isinilang noong Nobyembre 1964 sa lungsod ng Quezon. Ang mga palabas gaya ng Bagwis taong 1989, Lieutenant Palagawad, Big Boy Bato, Junior Quiapo, kung saan ay gumanap siya bilang bida nito. Sa mga palabas din gaya ng Shake, Rattle and Roll 5 taong 1994 ay gumanap siya bilang isang impakto. Gumanap bilang si Dopax sa palabas naman na Nikilado taong 1999 na pinagbidahan naman ni Jerry Craval. Gumanap din siya bilang isang hitman sa palabas na Ising ng Tundo na pinagbidahan naman ni Fernando Po Jr. Wasak na mama! Kaya pwede ba? Pabayaan nyo na lang ako! Problema ko to! Ako... Palabas naman na Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis taong 1998 ay gumanap ito bilang Big Boss. Gumanap din siya sa palabas na Buhawi Jack bilang kontrabida na pinagbidahan naman ni Monsor Del Rosario. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Ang mga palabas pang gaya ng Ang Pumatay ng Dahil Sa'yo taong 1989, Kapag Wala ng Batas taong 1990, Codename Bomba taong 1998 ay mga palabas pa rin kanyang pinagbidahan. May mga artikulo noon na lumabas na siya daw di umano'y playboy uncle. Maraming mga espekulasyon na siya daw ay isang bakla. Subalit hindi naman ito napatunayan, kaya nananatiling chismis na lang. May lumabas ding balita nang mawala ito sa industriya ng showbiz na siya daw ay kilabo na o namatay daw ito dahil sa isang aksidente sa pagmomotorsiklo. Pero nang sumapit ang kanyang ika-55 karawan sa isang litrato na naipost sa social media ng isa ring aktor na si Edgar Mandy ay buhay na buhay ito. Nagkita nga ang dalawa sa San Francisco, California, kung saan doon ito naninirahan kasama ang kanyang mga anak at nagtatrabaho pa sa isang medical supplies company. Kitang-kita pa sa larawan na tila lumaki ito at halatang kontento na sa buhay niya ngayon. Si Eva Marie Malyari Higgins naman, na isang half Filipino at Chinese, ang kanyang naging asawa. Kita silang dalawa noon sa New Manila, Quezon City, kung saan pareho sila nakatira doon. Namamasyal noon si Eva Marie kasama ang kanyang pet dog nang makita niya si Chuck na naglilinis naman ang kanyang sasakyan. Nang makita nga ni Chuck si Eva Marie ay ipinagtanong niya kung saan ito nakatira. Niligawan niya ito and eventually naging misis niya. Ikinasal sila noon sa isang civil wedding ceremony sa tanggapan ng dating Mayor Jinggoy Estrada. Pagkatapos ng 7 taon ng kanilang pagsasama ay nagbunga ito ng 3 mga anak. Ang kanilang naging mga anak ay sina Samantha, Timothy at Chucky. Bagaman nagsama ng maayos sa simula ay nauwi pa din sa hiwalayan. Dahil di umano'y nagbisyo itong si Chuck at may pagkakataon pang pisikal na sinasaktan niya ito. Ito di umano ang rason kung bakit sila naghiwalay. Maraming salamat sa iyong panonood, kalpanalo. Dito na lang muna ang usapan natin. Sana nagustuhan mo. Mag-subscribe ka na rin sa muting channel na ito
para sa mga tulad nitong usapan ay maging updated ka, kaibigan. Hanggang sa muli, Kalpanalo. Mua! Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like